Ayan, good morning mga kasama at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At ngayon guys ay nandito po tayo sa ating mga alagang pabo. Nakikita nyo po sila, ayan guys. Oh. Medyo marami-rami na po tayong pinawalan na pabo dito po sa baba, sa lupa. Dito po sa ating ranging area. Ayan guys. Oh. Meron tayo guys pinawalan dito na 20 piraso na 2 months. Ayan sila guys. Oh. 20 piraso po yan. At ngayon guys ay pakakainin natin sila, tapos bibigyan po natin sila ng vitamins. Bali guys, may binili po akong vitamins kahapon. Makakatipid po kayo pagka ganito na po yung bibili nyo. Ito guys, betrasin po ito na hinahalo sa tubig. Bali, isang kilo po nito ay 250 ang aking bili. Isang kilo na po ito. Kaya makakamura po kayo pagka ganito po bibili nyo. Chlortetramine 10 water soluble. Ayan guys, oh. Ang paggamit ko po rito guys ay ano, isang teaspoon po sa isang galon ng tubig. Sa 4 liters po ay isang teaspoon ang aking paggamit. Ayan guys, oh. Sa ngayon guys, bibigyan natin sila ng malinis na tubig na meron pong halong betrasin. Tuwing maga lang po ang paglalagay po nito, lalo po ngayon magsisimula na po ang summer. Medyo mainit-init na rin po dito sa aming lugar. Ugaliin nyo po na lalagyan sila ng ganito hanggang tag-ulan. Bago po magtag-ulan, dapat meron pa rin po silang ganito para po makaiwas po sila sa sakit, sipon, dulot po ng init ng araw. Bali guys, sa umaga lang po ang lagay, sa hapon ay malinis na lamang pong tubig ang inyong ilagay. Ayan guys, sa ngayon, lilinisin ko po muna yung kanilang mga painuminan. Ito guys, oh, sa isang ganyan po, 4 liters po yan. Lalagyan ko po yan ng isang teaspoon na betrasin. Ito guys. Ayan. Tapos sa hapon guys, bandang mga alauna, alas dos, papalitan nyo po ulit ng tubig. Malinis na tubig na lamang po ang inyong ilalagay para po makatipid po tayo. At sa gayon po, yung ating pong inilagay na ganito ay napapanis po kasi ito guys. Dapat mga 4 hours lang, palitan nyo na po sila. At lahat po ng ating mga sisiw, lalagyan po natin. Pati po yung mga nakakulong. Yan guys, lalagyan din po natin yan. Yan. At sa ngayon po, maglilinis muna ako ng aking mga painuminan. At ayun na, andun na po yung ating gripo. Ayan guys, babrasin lang po natin yung ating mga painuminan. Ayan guys, samahan niyo po ako. Ayan guys, maglilinis po tayo na ito. So guys, painuminan ng ating mga sisiw. Thank you.
Ayan guys, ito na po yung ating mga kagamitan, yung mga inuminan po ng ating mga pabo, mga sisiu at mga breeder. Ayan, medyo malinis na po sila guys. Ayan guys, medyo lamang pong malinis kasi medyo mga luma na talaga yung ating mga painuminan. Kaya ito guys, naganda na rin po ako ng lalagyan po ng ating betrasin. Ito guys, dito po ako naglalagay. Tapos ito na rin po yung ating takalan, isang plastic po na kutsara. Isang ganito po ang lalagay ko dito sa 4 liters na tubig. Ayan, bali guys, salin muna natin tong ating betrasin. Sobra po ito. May iwan pong konti. Napakatipid naman po ito guys. Bali abutin ito ng isang buwan. Depende po sa dami ng inyong alaga. And guys, tatabi lang po natin ito. At ito naman guys, dito po ito. At ang paglalagay ko po rito ay isang teaspoon po. Ayan guys, ang ganito sa isang 4 liters na tubig. Ayan, ready na po yan para lagyan ng tubig. Ayan guys, oh, may takalan po tayo. Ito naman mga to guys, ay lalagay natin sa mga kulungan natin. Yung isang timbang tubig po nito ay sasalin na lang po natin doon para po hindi maiba yung measurement po natin sa paglalagay ng gamot ng vitamins po sa kanila. Ihalo po natin ito minsanan tapos bubus-busan na lang po natin yung mga yon. Tsaka tayo maglagay ulit ng panibago na ito. Ayan guys, nais ko lamang pong i-share sa inyo na yung ating palang isang pabo ay nakapisa na. Kaya mamaya po pag nakapagpakain po tayo at nakapaglagay ng inumin ng vitamin sa kanila ay i-hatch po natin, samahan nyo po ako. Sa ngayon po, magbibigay muna tayo ng pagkain para sa ating mga breeder. Ayan guys, so medyo naghihintay na sila at mga gutom na yan, ito nga pala guys yung pagkain po ng ating breeder. Yan, rabbit maintenance po ito. Pwede rin po yung Integra, mas maganda po yun, Integra 3000, pero sa akin ito lang po yung ginagamit ko. Ayan, mas mura po kasi ito. At ito naman guys, yung pagkain po ng ating mga sisiu, yung mga nakakulong po natin. Ito naman guys, kinakain na rin po natin yung, kinakain na rin po ito nung ating mga 2 months na mga pabo. Kaya pakainin po natin sila. Ayan guys, ito po yung ating improvised na pakainan po ng ating bastos mo naman na manok. Improvised po yan, napakainan po ng ating mga pabo. Napansin po ito ni Sir John Leonin. Ayan guys, so Sir, ito po yung napansin mong kainan ng aking pabo. Bali guys, ano lang po ito? Gulong po ito na bakit daw nakatakip siya ng sako, kabalot. Kasi guys, gulong lamang po yan, gulong ng tricycle. Ginawa ko lamang pong pakainan, nilagyan ko lamang po siya ng sako. Yan. Talagang nanunood po talaga ng ating vlog si Sir John Leonin. Lagi po yan, legit po yan. Ayan guys, oh. Ayan, halo-halo na po ang kumakain ng ating mga pellet. Nakain na rin po ng ating mga 2 months na pabo. Dito naman guys, sinahaluan ko rin ito ng Integra 1000.
ito naman guys ang pagkain ng ating mga sisiu. Bali yung iba guys hindi pa sanay kumain ng pellet, kaya haluan naman po natin ito. Ayan, may halo po yan, may halo. O, pansin nyo po dito nagpupunta yung mga sisiu natin kasi mas maliliit po yung ayan. At ayan guys, nailipat na po natin at lalagyan na rin po natin yan ng feeds at ng tubig. Ayan, tubig din po ito na may betrasin again. Ayan guys, ito na po yung kanilang feeds at bibigyan na po natin sila. Ayan guys, safety na po yung ating nilipat na mga sisiu dito. At sa pinaglipatan po nila, doon naman po natin ilalagay yung ating bagong hatch na sisiu po ng pabo. Sasama po natin guys yung kanyang inahin dahil sa ngayon po napakamahal po ng kuryente dito sa aming lugar. Kaya magtitipid po tayo at isasama rin po natin yung ang inahin para hindi na po tayo gumamit ng kuryente. Dito po natin sila ilalagay. Ayan guys, medyo mahaba na po yung ating video at sa susunod ko na lamang po ipakikita yung pag-hatch po sa aking nagpisang sisiu at puno na po yung memory ng ating cellphone. Ayan, maraming salamat po at hanggang dito na lamang po yung ating video at sana po ay may natutunan kayong kaunting kaalaman dito po sa aking pag-aalaga ng iba't ibang uri ng hayop dito po sa ating likod bahay. Ayan guys, ito na po yung ating ayan, picturean po natin at kukuha tayo ng thumbnail. Napakaganda. Ayan guys, maraming salamat po at hanggang sa muli po at sana may natutunan kayo dito sa aking backyard farming. Bye!